Good day, everyone. So I'm here now to discuss how to create flotation device that you can see in your home. So first, using pans into a flotation device. So the second one and the third one, I want to make two styles of how to create a floating device using plastic bottles and styrofoam. So and the last is the life-saving device. So makita nyo in the next video. Ano pala, may project kami. Ano magandang gawin? Kailangan daw yung mga nakikita sa bahay. Tsaka mga patapo na. Ika lang, maghanap muna ako. Okay. Uy, ito, pwede ito ah. Pero kailangan madami. Ika lang, hanap pa ako. Uy, ito! Napakarami ito. Pwede ito. Okay. Okay, nagawa muna ako. Una, dahil malaki ito, kakatingin ko muna sa gitna para mapakinabangan ko yung isa. So, ganito lang. Makikita na ang gupit. Medyo matalas yung guntong natin. Nga. Ayun na, tingnan natin. Pangalawang gawin natin, papasok natin ito sa loob. Ayan, tanggalin natin yung brand. Baka naman, Royal. May brand pa, no? Tingnan natin yan. Baka naman, Sprite. Sponsor naman yan, no? Okay, ayan. Natin para di makapasok yung tubig pag nalilinis na tayo. Ayun, pasok natin. Hintayin lang natin hanggang mapuno. Hanggang pwede na siyang tie-in. Ayun, ganito. So, ayun nga po. Nakabuo na tayo ng gagamitin para dito sa ating harap na pang-light bed. So, ayun. Ito yung itsura. Mamaya makikita nyo yung finished product. So, ayun nga po. Malapit nang matapos ang ating finished product, mga bro. Ipot-ipot mo lang po, bro. Ano yung ginagawa mo, brother? Salita. So, ayun. Ganito lang. Ipot-ipot mo lang. Para mas lalong matibay. Ayan. And then, tali mo lang dito. Kailangan may bit para di kumalas. Tayo mag-swimming. So, ayan. Ito na nga, malapit na. Kailangan madaling dalo. Ah! Ito na ang ating likod. Sa likod natin ito lalagay. Dito. Dito, yeah. Okay, ito na po ang ating finished product. Susuot ko na po. So, ayan. Easy lang. On touch. Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar in. I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that.
ayun. Ito yung palong style na flotation para sa aking proyekto. So ayun guys, alam niyo ba, itong styro na to, maaari din natin itong gamit pampalutang sakaling tayo na lumulubi. Ayan. So ang gawin natin, gagawa lang ulit tayo ng mga bote. Papasok na lang dito, tapos lagyan din sila lalim, patalian lang natin. Pwede na tayong mag-swimming-swimming. So ayun nga po. Na-try natin kung makakalami ako. Siyempre hindi, kasi lupa ito eh. No? Cemento eh. So, imagination na lang. So, ayun. Ganun ako, di ba? Guys, ilock muna natin yung mga zipper and yung dito botones para hindi makapasok ang tubig kapag hinipan na natin or kapag tinali na natin itong sa baba. So una, itatali muna natin itong sa baba. Ayan. Yan siya guys, tatali natin. Yan. Tatali natin. And make sure guys na mahigpit para hindi kumalas. Yan, mahigpit talaga. And then, anayin natin guys, ikutin natin to. Dapat, ganito guys, mahigpit din. Para hindi makalabas yung hangin kapag inihipa natin siya. Ganun lang guys. Ihipa natin siya hanggang lumobo. So, pag di kaya ng ihip, pwede tayong gumamit ng hangin or bomba dito guys. Bobombahan lang dito guys. Kaya pag napuno na yung hangin dito guys, so pwede na siyang lumobo. So, maganda gamitin tong maong guys. Kasi yung ano niya, siksik. Kumbaga hindi tumatagos yung hangin. So maganda siya pag lumobo, talagang solid, compact yung ano, yung tela niya. Kaya hindi masyadong makakalabas yung hangin. So mas matagal siyang lulobo. So ayun lang guys. Ngayon gagawa tayo ng life-saving materials guys na makikita lang sa ating tahanan. So paano nga ba tayo makakagawa noon? So, may naisip ako. So, halimbawa, walang lubid, wala talagang ibang mahabang bagay. So, maaari natin gamitin yung ating kumot. Una guys, gagawin natin. Mahaba ito guys, yung range nito guys. Ibubuo lang natin siya guys ng pahaba. And then guys, tatali natin yung dulo. So, bakit nga ba natin itatali yung dulo? So, ito yung magsisilbing hawakan. Nung ililigtas natin, maaari siyang humawak dito. Ito, para di siya madulas. And then, side din, lagyan mo rin siya ng dulo sa'yo. Para mas matiba yung paghawak. Hindi siya madulas agad. So, ayan. So, ayan guys. Tiba. Ayan. Pwede na natin siyang ihagi sa nalulunod. Hilayin natin. Maganda yung tulong nitong hawakan ito guys kasi hindi siya madulas kapag siya ay sasagipin na.